Pero Jack, ito na sa Taiwan ka nga ngayon. Tawid naman tayo dyan sa napakagandang career mo sa Taiwan dahil lang champion ka nga. Kasi Jack, naalala ko, nung nag-guest ka sa amin last year, nung nasa gitna tayo ng ECQ, nabanggit mo nga na maglalaro ka sa Taiwan bilang isang guest player. Di ba? Tama, nagmamaster ka din dyan sa university. Tama, Jack? Opo. Yun ba yung dahilan kaya ka nakapaglaro sa Taiwan or may offer ka na talaga to play bago mo naisip na mag-master's degree ka, ganun. Paano ba yung naging setup nun, Jack? Hindi kasi after ko matapos yung bachelor's degree ko, which is marketing management, eh kailangan ko ulit mag-enroll for another course sa ENYO kasi fifth year ko. Gusto ko na dapat masters noon. Eh kaso walang MBA sa ENYO. So another course, parang second course yung kinuha ko, which is financial management. Hindi ko siya natapos kasi din, ayun nga, nag-pandemic, tapos yung RP, kasagsagan yun ng SEA Games. So hindi ko siya natapos. And then itong shoe, pumasok siya actually August pa lang ng 2019. Alam ko na gusto nila akong kunin. Pero that time nga, wala pa siya sa isip ko kasi UAAP pa, di yung season 82, tapos SEA Games, may FIBA pa kami noon. So, sobrang dami pang naka-lineup. And then, come January 2021, akala ko, parang, wala na, baka hindi na nila ako kukunin, ganun. Tinanong ako ni Boss Mike Lim kung, gusto mo ba maglaro sa Taiwan? Sabi ko, parang, opo boss, gusto ko po maglaro. And knowing na Taiwan, so matututo ako mag-Mandarin. And ayun nga, sinabi na, syempre, kailangan ko mag-enroll kasi collegiate pa. Then, doon na, sabi ko, parang, okay, master's, pwede ba masters yung i-take ko? Tapos, oo daw. Tapos, yun, sakto. Yung masters na program ko is public relations and advertising, which is gusto ko rin na program. So, parang, okay, parang lahat, parang, ang sige lang, kasi in one place, di ba, naglalaro Nagagawa ako. mo lahat ng gusto mo. Oh, yan. So, ayun. Sa bagay naman sa yung major mo dyan, sa masters mo, di ba? Yun Public nga, kasi relations, connected din siya sa, advertising. di ba? Connected din siya sa marketing. So, yun. Bagay na bagay. Pero sabi mo kasi, di ba, matututo ka ng Mandarin pag nandyan ka sa Taiwan. So, fluent ka na ba? Or marami ka nang alam na ano, Hindi words na? fluent. Sample Medyo, ha? naman. Pasample naman kami dyan. Batiin mo naman kami. Or kausapin mo ako kahit di ko naiintindihan in Mandarin. Ni hao. Ni hao. Ni chao chao ma ming si. Ni hao piol yang. Oh, ano yung sabihin, no? Sabi ko, hello. Hello. Hello, anong pangalan mo? Ang ganda mo. Yun. Ganyan pala yun. I-chat mo nga sa akin yan. Pero Alamin yung alam ko, basta yun yung pronunciation, pero yung pronunciation, hindi ko alam kung tamang-tama, pero ganun siya, ha? ko. Okay. Parang tama naman kasi yung pag Don't sa judge airport, me. kindergarten, ganyan eh. Witcher Garden talaga ang reference Lumang ko. luma. Imbis na voice over flowers, Witcher Garden. Voice over flowers, ano na yun eh, Korea na yun, opa na eh. Iba na pagkahalata ang edad ko, Jack. Pero yun nga, gano'n ko ba katagal dyan sa Taiwan mag-stay, Jack? Actually, dapat 2 years to. So, pero right now, I'm still enjoying my pagka-champion namin. So, we'll Yes. see. Oo nga. Kitang-kita ko nga sa mga stories mo, Jack, eh. Lalo na, Enjoy. bukod pala sa Mandarin, Jack, parang tingin ko, mas lalo kang gumaling, hindi lang sa basketball, pero sa TikTok, nung nandyan ka sa Taiwan. Feeling Change ko career lang. pa ako. Shift na ako lang pati yung TikTok Oo. Ang galing mo, Jack. Parang lahat nung viral, trending na dance challenge sa TikTok, nagawa mo na eh.
Meron ko pa bang di kayang gawin, Jack? Trina, kasi ang dami kong oras minsan. Syempre, masters, parang thrice a week lang pasok ko. Training namin. Training namin, hapon pa. So, extra ko yung tito. Extra workout ko yun, syempre. Sayo-sayo ko. Oo, oh, diba? Naman, no? Parang pwede ka na nga sa G-Force, eh. Ay, teacher Jersal, kabahan ka na. Sara G, may papalit na sa'yo. Charla. Sara G left the group na. pero nakakatuwa, Jaka, kasi basketball, master's degree, TikTok, di ba? Lahat, ano mo yun, enjoy mo talaga yung stay mo dyan sa Taiwan. Eh. Parang nakakatuwa dun. Talaga hindi mo nakakalimutan din yung education. Eh. Kasi di ba nabanggit mo ka kanina, yung degree na gusto mo sanang i-take for your master's, wala sa NU. Tapos nakakita ka nga ng opportunity na makapaglaro sa Taiwan and makapag-aral din ng masteral, di ba? Parang nakakatuwa dyan kasi sobrang halaga. Para sa edad mo, ah, hindi kasi lahat ng nasa age mo, di ba, binavalue yung education ng ganyan, eh. Nakakatuwa. So, ikaw ba, Jack? Ikaw ba yung estudyante nun dati na parang studies first talaga muna? Yun ba yung Jack Animong dati nung isang estudyante siya? Kahit naman ngayon, kasi alam mo, etong, 'di ba, sabi ko nga hindi ako marunong mag-basketball and hindi ko naman akalain na siseryosohin ko pala yung basketball. So, yung mindset ko, yung mentality ko na gagamitin ko 'tong basketball para makapagtapos ako sa magandang school kung saan man ako nito, kung saan man ako dalhin nito. Studies first talaga. Kasi yung basketball pwedeng mawala yan sa iyo in any time, 'di ba? Pero yung education, that's something that nobody can take away from you, no matter what. And kahit saan, madadala mo siya. I mean, parang isa yun sa yaman na dapat, na, sa isa tao, ha, na nakapagtapos, na nakapag-aral. I think that's something na yaman mo, sa sarili mo, di ba? Nakapag, may diploma ka, and kaya mong kung anong gusto mong trabaho, di ba? So, I think saka walang makakanakaw nun sa'yo, Jack. Yes. Definitely, diba? Wala talaga. Kaya nakakatuwa. Study talaga is important. Very important. Yes. Kaya nga, student comes first, eh, di ba? Student-athlete. Eh, di sana athlete-student. Oo nga, oh, tama. Ang ganda rin talaga ni Jack Ani, ma'am, no? Kaya talaga nakaka-proud maging isang Bulacanya dahil sa iyo, eh. Yes. Sorry, yung isa lang naman po dyan, beauty queen, so. Sino yung isa dyan? Sino yun? Parang ikaw yun, Jack. Next ka na. Pag-uwi mo na Pilipina. Pag-uwi mo na Pilipinas, sana hahantingin ka na sa Malolos. Alam mo. Ano na, nakita ko na yung future mo, eh, nung PSA Awards. Aba, may potential yung batang ko, eh. Ayaw. Can it be a starter from Malolo Starter? Natawa ako dun. Starter from Malolo City, Jack. Ano yung, meron ka ng makeup artist. Yung kaklase mo, di ba? Makeup artist. Yes! Si Mama Enrico. Oh my God. Enrico, I miss you. May career ka na. Abangan po natin pagbalik ni Jack Ani, ma'am. Kung ano pa. Abangan niyo po talaga. Pero, ang kulit eh. Pero Jack, balik tayo dyan sa Taiwan. Kasi, pagdating mo dyan, syempre, anong month ka nga ulit dumating dyan? October. October. Oh, six months ka na rin dyan, no, halo. So, wala ka bang naranasan na discrimination nung pagtungtong mo dyan sa Taiwan? Wala naman. Ako, hindi sa wala. Kasi minsan, pag naglalakad ka, tapos may makakakita sa'yo, tititigan ka nila, or sa MRT. So, may isang Taiwanese nakaupo, may vacant, dalawa. So, doon ako upo, aalis siya, lilipat siya, like, okay. Okay. Dead ma, ganun. Okay, ganda. Maganda ako, sorry. Bahala ka siya. Bahala ka. Sorry. Bulis ka, kain ako, ganun, diba?
hindi naman, inaano ba kita? Wala na lang. Parang, minsan, ay, okay. Okay, yun lang. Di mga, okay, okay. May mga ganun talagang tao, I mean. Pero, I mean, I'm not generalizing, but Taiwanese people are so kind. Maybe some, yung mga ganun, pero ang bait ng Taiwanese people. Yun. At least, diba, ganun lang, wala namang violent, diba, na naranasan ka. Pero, hindi ka ba na culture shock pagdating mo dun sa Taiwan? Kasi hindi naman. Kasi maraming beses na rin ako nakapunta dito all throughout my sa NU days ko, RP days. Ito yung talagi sa mga yung pinupuntahan namin for training camp. So, medyo familiar na ako. Naalala ko, Jack, parang may shinare kang picture dati. Tama ba? Sa harap ng university. Oo. Oh, na pinaglaruan mo ngayon, di ba? 2014 versus 2020 ata yun. So, 5 years. Diba? Oo. Nag-shinare mo. Parang, nag-picture ka lang dyan dati. Yun pala. Ikaw yung mag-dagal sa kanila sa championship. Diba? True. Diba? Okay. Goosebumps, no? Oo, grabe. Where's parang, dati, daan-daan lang, di punta-punta lang ako dito, tapos imaginein mo yun, dito na pala ako mag-aaral, just i-re-represent ko din tong school na to. Just thank you, Lord, for the blessing. Oo, yung school, no? Mm-hmm. Galing. Pero, Jack, tanong ko lang, saan ka mas nahirapan? Diyan sa liga dyan, sa UBA or sa UAAP? Parehas lang. Dito medyo mahirap kasi grabe yung tawagan ng fouls. Minsan lang nipes. Hindi mo alam kung ano ba ref? Paano ba ako gusto maglaro? Basketball syempre, contact sports. Pero first step pa lang, pipito ka na. Paano ako nipes? Laging foul. Nahirapan ka doon sa adjustment nga ng mga tao. Sa maloka, oo, ang dami kong games na first 2 minutes, quick 3 ako. Quick 3 fouls. Opo ako buong first half. Pero, hindi naman ako graduate. I mean, hindi ako na-fouled out sa lahat ng games. So, medyo proud na ako doon na never ako naka-fouled out. Never ako na-fouled out. Nakatapos ka naman ng games lagi. Takang foul lang, no? O, yun talaga. Yun lang. Doon ka lang medyo nahirapan sa mga tawag ng referee. Mukha naman, kasi nag-champion ka din dyan, di ba? Walang kahirap-hirap. Nakapag-adjust ka agad, di ba?